May gusto akong i-share sa inyo ngayon mga pre kasi kanina kami ni Bika nag-uusap kasi kami. Tapos yung pinag-uusapan kasi namin talaga tungkol dun sa mga comments na nababasa niya dun sa mga vlogs namin. Tapos bigla na lang bumaba si Bika, umiiyak dun sa baba. Kung gusto niyo malaman kung ano yung iniiyak niya talaga, puntahan natin sa baba. Hindi ko pa siya pinupuntahan kasi hinahayaan ko muna siyang umiyak doon. Inibigyan ko muna siya ng konting space. Pero ngayon mga pre, siguro medyo ayos na siya kaya pupuntahan natin ngayon. Ayun si Bika mga pre, kanina pa siya ganyan umiiyak. Sinusubukan kong kausapin. Hindi talaga ako kinakausap ni Bika. Di ko alam kung sa akin talaga galit si Bika. Pero tinutulungan ko lang talaga siya dun sa comments. Kasi mga pre, para sa kaalaman na din ng lahat, mga nababasang comments ni Bika, tungkol sa kanya. Tapos yung comments na yun, marami nagsasabi kasi na tumataba si Bika. Kailangan niya na magbawas ng timbang, bawasan niya yung pagkain niya. Mag-diet naman siya, mag-exercise naman siya kasi tumataba siya, lumalaki siya. Yun yung mga comments na madalas na nababasa ng ni Bika ngayon. Pero kung ako naman yung tatanungin nyo mga pre, hindi talaga tumataba si Bika. Kine-check niya lagi yung timbang niya. Hindi naman siya tumataba. Nagkakataon lang kasi mga pre, sa camera yung damit na sinusuot niya nagmumukha lang mataba, tignan siya. Madalas kasi mga pre, iba yung personal sa camera. Sa camera kasi mga pre, lumalapad talaga tignan. Kaya madalas kapag nakikita natin ang personal yung mga artista, makikita natin, sobrang payat pala. Pero sa camera naman, sa TV naman, hindi naman sila mapayat. Si Bika siguro, kaya nakikita nating mataba dun sa vlogs natin. Kasi palapad niya yung mga vlogs, yung mga video natin. Pero sa personal, hindi talaga ganun kataba si Bika. Ako kasi din yung nahihirapan para kay Bika mga pre kasi si Bika talagang tinatry niya talagang mag-diet, tinatry niya talagang mag-exercise mga pre. Minsan wala naman tayong magagawa sa katawan natin kasi yung build ng katawan natin Kaya lang, syempre kahit tinatry niya na yung best niya, masakit lang kasing may mababasa ka pa rin comments na ganun. Naiintindihan ko naman si Bika. Saka mga pre, ang kaibahan din kasi sa lalaki saka sa babae. Sa lalaki kasi tayo kasing lalaki, kahit pangit tayo, kahit anong itsura natin, makabasa tayo ng comment na ang pangit naman yan. Ako mas marami akong nababasang comment na ganun, lalo na dati, di ba? Na sinasabi nila, ang pangit ko, si Bika ang ganda, di kami bagay, iiwan din ako ni Bika. Pero sa akin talaga, walang wala talaga yun mga pre. Kasi minsan, sa ating mga lalaki, sa dinami-dami ng pambabash na matatanggap natin, may magsalita lang ng isang tao na, uy, ang gwapo mo naman, uy, okay naman yung itsura niya, uy, okay naman yung ganyan. Talagang sa atin, burado na lahat. Yun na yung pinangahawakan natin. Sa babae kasi iba kahit na sobrang dami ng compliments na marireceive nila, kahit 1,000 compliments, may magsabi lang dyan ng isang mataba, yung babae, wala, burado na yung 1,000 compliments. Kumbaga, baliktad talaga sa lalaki. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo kung ano talaga yung pinagdadaanan ni Bika kapag may mga nagko-comment na hindi maganda. Marami din kasing nagko-comment mga pre. Kailangan niyang magpa-brace, kailangan niya ng ganito, kailangan niya ng ganyan para gumanda siya. Siguro sa iba, concern lang yung iba. Kaya lang syempre, dun sa taong nakaka-receive nun, siguro masakit para sa kanya. Kasi hindi niya naman naiisip na concern kang naiisip niya. Parang hindi maganda yung itsura niya, kaya mo sinasabi sa kanya yun. Si Bika, ayan, hindi pa rin tayo kinakausap. Ani? So ayun nga, hindi pa rin. So ayun nga mga pre, hindi pa rin tayo kinakausap ni Bika. Mali din kasi ako dito kasi siguro mali lang yung paano ko i-approach na paano niya tanggapin yung mga bagay. Sabi ko lang sa kanya, matagal na nating ginagawa to, matagal ka nang nakaka-receive ng gantong comments, hindi mo pa matanggap yung mga ganong bagay, ganong comments. Kasi normal lang talaga kung ikaw mag-ilalabas, may pa-public mo yung sarili mo, humanda ka talaga sa mga ganong klaseng comments. Ngayong time na to, napuno na lang talaga siguro si Bika. Pinupush niya na yung sarili niya para mabawasan yung timbang niya, para maging maayos sa paningin ng iba. Yun talaga, kaya siguro nagpumutok si Bika dahil sa ganon. Siguro first time yun na ang daming nag-comments na talagang tumatakas taba si Bika, ganyan-ganyan. Kaya sana mga pre, kapag may nakikita tayong kung ano man pagbabago sa katawan ng isang tao,
huwag na lang siguro nating pansinin. Okay lang siguro kung kamag-anak mo isang tao, pero minsan may nakakausap kami na kahit kamag-anak mo isang tao, pag sinabihan mong mataba, na uy, tumataba ka na, talagang nakakasakit pa rin mga pre. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao, katulad yan ni Bika. Marami sa atin na hindi alam kung ano yung ginagawa ni Bika sa pang-araw-araw niya. So talagang araw-araw nag-e-exercise siya, yung pagkain niya, binabawasan niya. Actually, nakakaawa tignan si Bika mga pre kapag ako may kinakain akong masarap. Tapos siya gustong-gusto niya yung pagkain niya, kaya lang pinipigilan niya yung sarili niya. Kasi nga, dahil doon sa mga nagko-comments na tumataba si Bika, ganyan-ganyan. Ang dali nating sabihin mga pre na huwag niyang pakinggan yung basher, mag-focus siya doon sa mga taong nagmamahal sa kanya. Napakadaling sabihin yun mga pre, kaya lang syempre bilang isang tao na nakakatanggap ng mga ganong salita, ang hirap i-apply sa sarili natin yun. Kaya siguro, nandun pa lang si Bika sa stage na yun. If I said something not right or I hurt your feelings, I want to say I'm sorry. Honey. Itong pangyayaring to, hindi to first time mga pre. Maraming beses na iniyakan niya yung mga comments. Kaya lang ako na inaawa kay Bika. Siguro maiintindihan nyo rin kasi normal sa ating mga Pilipino yun na sinasabi natin tumataba. Kasi hindi naman Pilipino si Bika, iba yung kinalakihan niyang bansa. Sa bansa talaga nila mga pre, walang pakialamanan. Kung mapayat ka, payat ka. Kung mataba ka, mataba ka. Wala silang pakialam sa'yo kung anong plano mo sa katawan mo, kung ano yung nakikita nila. Basta kung maganda yung ginagawa, masaya ka, yun, wala silang pakialam mga pre. Dito lang siya talaga na bigla sa Pilipinas. Kasi lahat pinapansin dito. Pag may ginawa kang di maganda, ibabash ka. Pag may ginawa kang maganda, hahanapan ka ng butas na dapat ganito, ganyan, hindi mo na ganyan-ganyan. Honey, can you talk to us just little? Honey, can you just face us? Honey. Honey, just face me. No, давай. Honey, just face me. Honey. Hey. Ngayon mga pre, nag-iilamos lang si Bika para siguro masyado kasi sumobrang iyak niya kanina yun. Sa mga pre, ito na si Bika. Katatapos niya lang maligo, nag-ayos lang siya ng sarili niya. Para di mahalatang umiyak siya, pero halata pa rin eh. Honey, can you talk? Why you really cry? Is it about the comments? Yeah, sort of. Why? There is part in comments and part in myself. Maybe you will think that I'm like, why drama queen? Why she's like a drama? Okay, if you're saying tumaba si Vika, something like pero ganda, something like, oh, I don't know. But some people say like, oh my god, you're too much, maybe die. I just don't know what's wrong with people. Why am I competing to become a model? I'm not asking you, Magabre, to feel pity on me and to start to feel like so sad for me. It's not only about me. Maybe you will say such stuff to other people. You will hurt them also. Just try to think what others can feel. Baka may mag-comment dyan mga pre na pinasok nyo yung ganyang pagbablog eh. Kaya kasalanan nyo yan. Dapat kayo humanda na may mga comment na ganyan. Ang pinopoint lang talaga dito ni Bika kung paano tayo mag-approach dun sa ibang tao. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Baka mamaya nag-comment tayo, nagsasalita tayo sa tao na ang payat-payat mo naman. Hindi mo alam na wala talaga siyang makain. Nagsasabi ka dun sa tao na ang taba-taba mo, hindi mo alam pinagdadaanan niya na pinipilit niya talagang magpapayat. O kaya sinasabi niyo yung tao na ang bobo-bobo mo, siguro baka mamaya yung taong yun eh, talagang pinipilit niya talagang mag-aral. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Sinasabi niya lang to mga pre para wag nang magaya sa kanya yung iba. So ngayon mga pre, update ko kayo. Si Bika back to normal na uli. Kumakain na kami. Syempre nasa akin yung, eto luto ni Bika to mga pre. Napakasarap. Ayan yung gumawa siya ng pizza. So, syempre ito yung sa akin. Ayan yung kay Bika. Oh ano, back to normal uli kami ni Bika. Si Bika, ano, kumusta?
Almost okay. Okay na? Okay. Nakupansinin yung mga taong yan. Ang importante, masaya tayong dalawa. Mahal natin ang isa't isa. Yeah. Mga pre, I will just gonna try to learn and accept all of this and not to get affected on, like, not to get affected so much. I fight it. It was all okay, but then just all of a sudden it all came back to me and all of these comments just all of a sudden so crazy. And of course I'm a human, but I will try my best not to get so affected and not to cry anymore because of that. But good thing that there are people around you who can help you and who can be near with you and who can support you. It's my boyfriend. So yun, maraming salamat. Saka itong mga nangyayari sa kanya, syempre isang blessing din to. Na kapag sinasabihan siyang mataba, take it as a blessing. Because dahil doon, nagiging malakas ka kung paano tanggapin yung mga bagay na hinaharap mo sa buhay. Right? Just always take everything as a blessing, mga pre. Hindi lang natin alam, baka blessing in disguise. Hindi natin alam para sa atin to, para lumakas pala tayo. Yun lang yun. Right? And I am mataba, mga pre, because you love me so much. Aww. Keeps feeding me. I am mataba because of love, and this is what important. So anyway, at least ngayon okay na, medyo okay na si Bika ngayon. Tulad kanina, nakita nyo kanina, wala sa mood si Bika. Pero sana lang, mga pre, naintindihan sana kayo ano sinabi. Oo, naintindihan nyo yung point niya kanina. Sana naintindihan. At wag mga pre malungkot at wag galit sa akin. Pasensya. Kaya wag galit, pinagalitan kayo sa akin. Anong pinagalitan? Wag kayo magalit sa akin. Wag kayo magalit sa akin. Salamat mga pre. Kaya yun mga pre, kaya pag nasaktan tayo o may nakasakit sa atin, may mga nasabing hindi maganda, o kung anumang nangyari sa atin na hindi maganda, mga pre, take it as a blessing, mga pre, na baka nangyayari lang to para turuan tayo, para, syempre, may mga kakaharapin pa tayo, mas matindi pa. So, dun, parang inihahanda pa lang tayo, mga pre. Kaya huwag kayong malungkot, mga pre, kapag may hindi maganda nangyari sa buhay nyo, nasaktan kayo, maging masaya kayo, dahil hinahanda kayo sa mas magandang bagay. Bago namin tapusin yung vlog, mga pre, shoutout muna sa dumalaw sa amin dito. Ayan, si Spirito kasama sa mga GC natin yan, sa mga unang-una. So, nagdala siya nito. Napaalaki pa ito. Wow. Bika, baka mga... Ha? It's not moving, don't worry. Babin, laki. Shoutout pa na, sige. Shoutout dun sa kapatid ko. Si Bian, ako si Ishin Salonga, tsaka si Yuan. Tsaka si Joyce and Nadeo. So, salamat sa kanya, mga pret. Salamat. Sarap ba? Yeah. Maybe. Maybe. And ano yung fish? Bangus. You like bangus, right? When it's cooked, not when it's cooked. Of course, we will cook it.